Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. At dahil day off nga ng daddy kahapon, kaya naman pinakabit ko na sa kanya yung mga ilaw. Pero bago yan, chinek niya nga muna tong kinabit niya dati. Dahil last year pa nga tong ceiling light dito, di pa rin kasi yan nakatap sa kuryente. Dahil hindi pa nga kami nakabili dati ng bulb, pinagtatanggal niya na nga tong mga plastic molding ng wire. At grabe, una ko nga napansin dyan yung bukilya. At grabing itim na, kita nyo naman. Nabako nga muna yung safety box bago tanggalin ng daddy gab yung bukilya. Natatawa pa nga siya dyan kasi binabako pareho yung para sa saksak na tsaka para sa ilaw. Dapat daw kasi yung para sa ilaw lang yung binaba ko. Pero hindi ko naman kasi kabisado yon, kaya naman pareho ko na lang binaba. Pinilatan niya nga yung mga dulo-dulo nitong wire at pinag-combine nga, tapos sa kanya nga nilagyan to ng electrical tape. Bilis nga lang din to nagawa ng daddy dahil nga itatap na lang daw yan. At dahil okay na nga, isa-isa na namin binuksan nito mga karton ng bulb. 3 watts nga lang po pala yan, dahil pag mas mataas pa nga yung binili ko, eh baka sobrang liwanag na since 8 pieces naman to. Nung maikabit niya na nga lahat ng bulb, ibinalik niya na nga rito mga plastic molding. Grabe, sobrang nagustuhan ko nga yung naging resulta niya dito sa may kainan namin at ang lakas nga makamayaman, charis. Ito nga pala yung aluminum na pinto na pinagawa namin dito sa may CR. At dahil hindi nga namin alam na maliit lang pala yung hamba ng aluminum na pinto, kaya hindi niya na masyadong inayos yung pagkakasemento ng gilid nitong pinto. Yung sa PVC kasi, medyo malaki nga yung hamba nun at dyan nga yung tinanggal. At sabi nga ng mister ko, sa day off niya na nga lang gagawin. Kaya nung natapos nga siya sa may ilaw, bumili na siya ng buhangin at saka semento na kakailanganin niya. Bumili nga lang siya ng 10 kilo na buhangin na nakabistay na, tapos 5 kilong semento. Buti na nga lang at marunong yung asawa ko sa mga ganitong bagay, kaya naman hindi na namin kailangan pang magbayad para sa labor. Tinataon nyo na nga lang din yung paggagawa ng mga ganitong bagay pagka day off niya, para nga meron siya maghapon sa paggawa. Natuto nga siya ng mga ganitong gawain sa papa niya nung nagsa sideline at sinasama nga siya. Bukod nga doon, siya din yung naglabor nung panahon na ginagawa tong bahay. Pagkatapos niya nga maghalo sa labas, binasa niya nga muna yung gilid ng pinto bago niya nga to pinalatadahan. Good thing nga na meron din siya mga gamit sa paggawa, dahil inunti-unti din namin yan para hindi na rin kami nanghihira. Bilis niya lang din naman natapos yung kabilang gilid, tapos ginamitan niya na nga yan ng radela para nga kuminis. Nakakatuwang at nakuhaan niya pa ng video yung sarili niya habang nagsesemento nga dyan, kasi nga ako nakatulog nung pinatutulog ko yung bunso namin. Medyo nahirapan nga lang din daw siya dyan sa taas kasi nga merong nalalaglag. At finally nga natapos na rin, at eto na nga yung itsura niya nung natuyo na. Pero rough pa lang po yan at hindi pa nga nafi-finish. Susunod niya na nga lang daw gagawin at napapagod na nga raw siya. Pero kahit hindi pa naman naka-finish yan, maganda na rin naman siyang tignan. Buti na nga lang at napakasipag ng mister ko kahit nga day off niya. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!